So, ang recipe natin for today's video ay dagnalga jolim or stewed chicken. So, without further ado, let's start! So, ang ingredients natin ay white onion, luya or ginger, green or red chili, 2 tablespoons of brown sugar, 1 tablespoon of bean paste, 1 tablespoon of soy sauce, 1 tablespoon of oyster, 500 ml Coca-Cola, 300 ml of water, 2 tablespoons of sugar syrup, and 1 kilo chicken. So, ang first procedure na gagawin natin ay kukunin lang natin yung paglulutuan natin kawali, then ilalagay natin yung 1 kilo ng chicken, and then yung 250 ml ng water. Then yan. Pagkatapos natin ilagay ang water, ilagay na rin natin ang 500 ml of Coca-Cola. Then kapag nailagay na natin ang 500 ml ng Coca-Cola, ang next naman ay ang luya. Lalagyan natin siya ng luya para mawala yung lansa. Then iboboil natin siya ng 10 to 15 minutes. Habang iniintay natin siyang mag-boil, kunin naman natin ang gagaran, then gagadgarin natin ang white onion. Gagarin lang natin siya. Then kapag tapos na natin gadgadin yung white onion, kumuha tayo ng isang bowl or lalagyan, gagawin naman natin ang sauce para sa chicken. Yan, ilalagay lang natin yung ginadgad nating white onion sa isang bowl. Then, next naman is yung brown sugar. Yan. And also yung soy sauce. Oyster sauce. At yung sugar syrup or honey. Yan, pwedeng sugar syrup or honey. Keri lang kasi matamis din naman yung honey. Ang nilagay namin sugar syrup, pero pwede rin yung honey. Then pagkatapos yan is yung bean paste naman. Yung bean paste, mabibili mo siya sa mga Korean mart, kaya hindi naman siya ganun kahirap hanapin. At hindi rin naman siya ganun kamahal. Mura lang din yung bean paste at magagamit mo pa siya sa mga ibang recipe. Ayan. Kapag na ano, kumukunin mo naman ang green chili at ihahalo mo din dun sa mixture na gagawin natin. Kasi yung green chili na yan, nag-a-add din siya ng different flavor dun sa chicken. Para kung gusto mong medyo maanghang, pwedeng-pwede kasi masarap din sa chicken na medyo maanghang. Masarap din yung pampulutan kapag minum ka ng chin tsaka red horse. Para maanghang-anghang pa. Yan. Hiwa-hiwain mo lang yung green chili, then lalagay mo siya dun sa pinaghaluhal natin mixture, din nahalu-haluin mo lang yan. At kapag nahalu-halu mo na, iset aside lang muna natin yung mixture na yan at balikan naman natin yung pinakuluan nating chicken. Kapag malambot na yung chicken at kung sa tingin mo ay well cooked na siya, tanggalin mo yung mga itim-itim. Yung mga itim-itim na yun nang galing siya sa Coca-Cola. Kaya okay lang yan. Yan, kapag kumukulo na siya, tanggalin mo lang muna yung mga itim-itim. Then kapag natanggal mo na, ilagay mo na yung pinakamanok dun sa strainer at tanggalin yung pinagpakaluan na tubig. Okay. Ida-dry mo lang siya, yung chicken. Then ilalagay mo yung pagka-dry ng chicken, ilalagay mo yung chicken dun sa kawali. Para ihalo na natin yung mixture na ginawa natin kanina. Kapag okay na yung chicken, kunin mo lang yung mixture na ginawa mo kanina, then ihalo mo lang dun sa chicken. Kailangan low heat lang yung apoy ya, kasi pag malakas yung apoy, masusunog yan. Kaya kailangan low heat lang, and then halu-haluin mo lang siya hanggang mag-stick together yung sauce tsaka yung chicken.
kumapit na ang sauce dun sa chicken, pwede mo na yan lagyan ng sesame oil. Yung sesame oil, optional lang yan. Nilagyan namin siya ng 1 tablespoon of sesame oil. Kasi yung sesame oil, nag-a-add din siya ng different flavor sa mga lutuin. Kaya, especially kung fried siya, nag-a-add siya ng special flavor. So, kung may sesame oil kayo sa bahay or kung gusto nyo bumili, kere lang din. Pero kung wala naman, pwede na din. Masarap pa rin naman siya. And voila! Meron na tayong pulutan para sa ating gin bilog. Sobrang perfect na to na pulutan. And also, sobrang perfect din na ulam. At hindi to yung basta-basta na kain sa chicken wings na manok. Sobrang unique ng manok na to. So, that's all for today's video. And for more Korean food recipe, just subscribe to our YouTube channel, Korean Husband Cooks. Thank you for watching!